Hi guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-usapan po natin ngayon ay isa din sa mga gustong-gusto nyo. Ito yung kung safe ba dun sa likod. Alam nyo na yun. Alam ko madami ding nagtatanong sa inyo kung safe ba talaga tong gawin. So, ito yung nag-request. Request niya yan. At para ito sa mga open-minded lang, as I said, bawal ang nega at bastos, ano? At titignan natin kung safe ba ito, kung ano ang benepisyo nito at yung mga komplikasyon. So, dun muna tayo sa mga benefits, guys. So, ano bang benefits nito? Bakit ang daming may gusto? Alam nyo ba, guys, na 36% ng kababaihan at 44% naman ng kalalakihan ang may gustong gawin to. So, okay, number one na benefits, satisfaction and pleasure. So, pero mas favor talaga to sa side ng lalaki, di ba? And then next, just for fun. And then madaming couples na gustong-gusto talaga din nilang gawin kasi nata-turn on sila. Depende rin kasi yan kung saan kayo masaya as a couple. And then next na benefits, masikip, diba? So, favor talaga doon sa mga kalalakihan. And then next, relax din yung muscles ng anal gaya din sa puwerta. So, the same lang din. And then, benefits talaga to guys sa mga ayaw magbuntis, syempre. Okay, so paano natin gawin ng tama? Okay, halimbawa, okay kayong couple. So, dapat talaga gagawin din sa tamang paraan. Kung satisfied naman kayo, kung turn on kayo sa ginagawa nyong ganito, okay lang din, pero dapat gawin ng tama. So, number one, talk to your partner kung comfortable ba siya sa gagawin na to. And then, dapat handa sa komplikasyon kasi may pain, so medyo masakit. And then, natitear or napupunit kasi yung mga tissues doon sa loob ng anus. And kasi yung mga tissue doon sa loob ng anus, sensitive siya. Hindi gaya doon sa puwerta na medyo stretchy and flexible. Doon sa loob ng anus naman, sensitive siya kasi yun yung dulo na ng mga intestine natin, yung mga colon natin. So, ayun, masakit nga and posibleng mapunit yung mga tissues doon sa loob. And then next, be sure na gagamit ng protection. Dapat talaga suputan yan si Totoy. Kasi syempre, alam nga naman na ipasok mo doon and then ibabalik mo sa talagang pwesto niya, sa puwerta. So, no naman, hindi naman. Please practice safe intercourse and ayun nga, dapat pag-satisfy kayo or nata-turn on kayo sa ganitong gawain, dapat mag-protection. And then after that, tatanggalin na lang and then you will continue your activity. And then next, dapat mag-inima o kaya uminom ng pampadumi muna. Kasi syempre, while you doing it, baka naman may lalabas. Magkakalat ka pa, diba? So, inima or pwedeng kung okay na yung bowel mo, nakadumi ka na and then malinis na. So, you can proceed to your activity. Okay, so dito naman tayo sa complication. Madaming complication, guys. Number one yan, it spreads infection. Kasi syempre, kung hindi nga nagawa ng tama, walang protection, and then go in, and then go out, and then in the other hole, at magkakalat talaga yan ng infection. Kahit wala kayong infection sa na halimbawa nakuha nyo sa ibang partners, kung ganito yung activities, of course mag-spread talaga yan ng infection kasi syempre madumi na yung sa anus, diba? So practice safe intercourse, lagyan lang yan ng protection. And then next, ayun nga yung pain sa side ng babae, and then ayun nga may posibleng mapupunit na tissues, yung tearing of tissues kasi sensitive nga yung mga tissues doon sa loob, at possible din na magkakaroon ng bleeding. And then next, it triggers or worsen yung hemorrhoids. Kung may hemorrhoids tayo dyan, lalala pa yan kung gagawin natin ang activity na to, or kung wala tayo, pwedeng magkakaroon tayo kasi nga yung tissues na, ano, alam mo yun, lumalabas yung tissue and then na-stretch na yung mga laman or tissue sa loob, so magkakaroon ka ng hemorrhoids. Then next, ayun nga, posible na magkalat kung hindi pa nakadumi or hindi pa okay yung bowels, okay? So, ayun nga, dapat gawin ng tama.
Then, dun sa side ng babae, pwedeng magkakaproblema sa pagdumi. Kasi syempre, yung mga tissues nga, may posibleng punit or ganon, may posibleng bleeding. So, mahirapan sa pagdumi. O kaya naman, yung consistency din ng dumi niya, pwedeng nahaluan na yan ng bleeding or pwedeng makaranas ka rin ng diarrhea after or constipation. Yun lang guys, at sana nakatulong ang video na to, and please, please practice safe intercourse naman, and gawin nyo lang sa tamang paraan kung nato-turn on kayo sa mga activities na ganito. Yun lang, and thank you for watching, and please keep the requesting pa rin, and please subscribe, click the bell button para ma-update po kayo sa mga susunod na mga uploads ko. Bye-bye, and God bless!